Nakatanggap ka na ba ng relief goods o kaya cash subsidy na galing sa inyong mga local government unit or barangay? Ano nga ba ang Social Amelioration Program or SAP ng Department of Social Welfare and Development para sa mga apektadong pamilya ng coronavirus sa Pilipinas? Sino ba ang makikinabang na pamilya dito? Panoorin po natin ito nang maintindihan natin kung paano masagot ang inyong mga katanungan tungkol sa programang ito ng gobyerno. Ipinaliwanag ng Department of Social Welfare and Development ang Social Amelioration Program bilang ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine bunsod ng epekto ng paglaganap ng COVID-19 sa bansa. Sila po ang tinatawag na mga target beneficiaries na qualified sa Emergency Subsidy Program or ESP. Ngunit, ang mga less fortunate po lamang ang priority. Ang programang ito ay magpro-provide ng cash at non-cash subsidy sa 18 milyong pamilya sa halagang 5,000 pesos hanggang 8,000 pesos depende sa regional minimum wages ng inyong rehiyon. Ibig sabihin, depende ito kung sa syudad o probinsya ka nagtatrabaho. Ang DSWD Conditional Cash Transfer or CCT program at RICE Subsidy Program na nagkakahalaga ng 2,150 pesos kada buwan bawat pamilya ay magiging subsidy para matugunan ang halagang ito. Ang DSWD ay ang magmamando sa pagbigay nito sa tulong ng mga LGUs. Narito po ang ilang guidelines ayon sa Joint Memorandum Circular No. 1, Series of 2020, para sa mga sumusunod na miyembro ng pamilya na makikinabang sa SAP ng gobyerno sa ilalim ng ESP. At ang mga dokumentong maaring ipakita sa DSWD ay Number 1, Senior Citizens. Sa mga senior citizen, kailangan lamang pong ipakita ang inyong Senior Citizens ID. Ang mga pensyonado na senior citizen sa dati nilang pinagtatrabahuan ay hindi nakasama. Pawang mga indigent senior citizen lang ang kasama po dito. Number 2, persons with disability o taong may kapansanan. Ang mga requirements po ay PWD ID or Certificate of Separation from Suspension of Work. Number 3, pregnant and lactating women. Ang mga requirements po ay valid ID, certification from RHU, or birth certificate of the child kung meron po. Number 4, solo parents o nag-iisang magulang. Ang mga kailangan po ay solo parents ID or certificate of employment or separation from or suspension of work. Number 5, overseas Filipinos in distress. Overseas Filipinos na pinabalik sa Pilipinas na naban papunta sa ibang bansa dahil sa COVID-19 breakout. Ito ay mula noong January 2020 hanggang sa pagwawalang visa ng community quarantine. Number 6, mga maralitang katutubo tulad ng mga igurot, mangyan, lumad, at iba pa. Number 7, underprivileged sector and homeless citizens. Ito ang mga kapuspalad at mamamayang walang tirahan. Number 8, informal economy workers, including occasional workers, subcontracted workers, home workers, householders, all public utility drivers, micro-entrepreneurs, family enterprise owners, sub-minimum wage earners, farmers and fisher folk, no work, no pay employees, and stranded workers. Paano maka-avail ng SAP? Meron pong ibibigay na form ang mga LGUs na tinatawag na Social Amelioration Card para po makuha ang inyong mga detalye. Ito ay basihan ng kung kayo po ay nabibilang sa mga less fortunate. Ito ay house-to-house basis. Ibig sabihin, sila ang pupunta sa inyong tahanan. Ngunit sa mga pagkakataong malayo at nasa bulubunduking lugar na mahirap puntahan
ang mga opisyales ng LGU ang pupunta sa inyong tahanan. Ayon kay DSWD Director Irene Dumlao, ang local government ang magpiprint ng social amelioration card form at sila rin ang magdidistribute sa mga barangay at gagawin nila ito na maayos at naaayon sa IATF protocol. Ang mga card form ay may security features at barcode at hindi rin aniya ibinibenta. Ang lahat ng LGU sa buong bansa ay nakatanggap na ng SAC forms. Dapat na itong umiikot sa inyong tahanan. Kung hindi man, makipag-ugnayan o tumungo sa inyong barangay hall at maghanap ng SAC form. Paano kung ako ay hindi botante at nangungupahan lang? Ayon sa SAP, lahat ay may karapatan para mag-avail at magbigay ng detalye sa SAC. Wala pong pipiliin. Meron pong kaukulang parusa sa sino mang LGU officials na hindi susunod sa polisiyang ito ng gobyerno. Ito po ay nakasaad sa RA 11469 ng Bayanihan Act as 1 na may kaukulang parusa na 2 months imprisonment or fine na hindi hihigit sa 1,000,000 piso. Paano po ang mga 4Ps? Kung ang pamilya mo ay benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps, otomatikong kasama kayo sa bibigyan ng pondo ng SAP at hindi na kailangan magsumite ng SAC form. Ito ay dapat nakadeposit sa inyong cash card ng 4Ps na maiwi-withdraw sa ATM ng Land Bank. Kung wala pang cash card, maaring lumapit sa inyong lokal na pamahalaan.